Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping na, sinsya na ho kung hindi ko ito na-upload kagabi na ho, kasi nakalimutan ko ho mga ka-action. So ito na nga ho para mas malinaw ho sa inyong mga ka-action, kasi kagabi ho napakaliit ho sa ating live sa laptop yung pag-warm welcome dito kay Attorney Lenny Robredo at kay Attorney Chol Jukno, kay Kiko Pangilinan, at din kay Bam Aquino ng ating mga kababayan o mga ka-camping doon sa Ordanita ho mga ka-action, na kung saan ito si Attorney Lenny Robredo at ang kanyang mga kasamahan ay na-invite nga sa isang forum ho mga ka-action. So credit courtesy pala dito sa may-ari ng video kay Sir Benedict Osia Rosana. Ayan, paki-follow naman po ng kanyang Facebook page, Benedict Osia Rosana. Yan ang kanyang Facebook page, no? Kaya courtesy ho sa inyo, sir, ha, paggamit lang po. Thank you for informative only, no? Kasi nakakatuwa ho ito at maraming salamat po sa inyong pag-covered po ng event dyan sa Ordanita. Thank you po sa inyo, sir, ha. Ayan. So ito nga ho mga ka-action, no? Hindi na ho tayo magbigay ng komentaryo dito kasi doon sa live nakapagbigay na ho tayo kung ano ang mga pwedeng mangyari, no? O kung tatakbo ba si Attorney Lenny Robredo. So ito na ho mga ka-action, panoorin muna natin ito. Si Ma Benny. Ready niyo camera niyo? Ready niyo na? Diyan is on play niyo. Guys, dito po tayo sa Ordinate City University, sa lungsod ng Ordinate. Pakarami mga tao. Paparating na po si Ma'am Lenny. Natapos lang ba kalumpati ni Sen. Kiko? The 14th Vice President of the Philippines, and a chairperson, Alan Vincina Incorporated. She was the 14th Vice President of the Philippines, serving from 2016 to 2022. During her term, she reinvented the Vice President's Office in front of the Center Organization to the national part of the education programs that thrive on private-public partnerships. And why it is to begin a visiting guide. Both launch needed interventions on education, health, nutrition, and food security, rural development, women empowerment, and housing and resettlement. The kind of leadership we have not believed in is ethical, empowering, efficient, and inclusive. And those words are highlighted during the height of the pandemic when she and her office. Thank you.
picture ka? Picture ko siya. Tanong kayo. Sige, ang video makakaroon. Solid. Hello. Sabi ko nga, tuloy ang laban. Arian. Parang it's so difficult to define ethical governance in the sense na ethical passage siya. Pero my example would be siguro my tenure as vice president. Kasi siguro many of you are aware of how difficult it was when I became vice president because of the political landscape. Di ba sa Pilipinas kasi, the vice president is elected separately from the president.
So it becomes very possible that the vice president would come from a different political party as the president, which was the case when I became vice president. So sa akin, klaro na agad na it would be difficult. Although I was still hopeful sa umpisa, pero all indications pointed to the fact na parang all will not be well between the president and myself. So ako, kami nandapan ng opisina. The first thing that I did was to set the direction of the office. Kasi yung office of the vice president for many, many years has been a ceremonial office. Kasi if you look at the constitution, the mandate is only succession. So pag hindi kami binigyan ng assignment ng presidente, ang trabaho lang namin, nag-receive ng polling dignitaries, nagkakak ng ribbon, nagsuspeech kung saan. Pero walang, parang walang developmental na agenda. And I sought to, from the moment that I assumed office, I sought to change that. So sinabi ko na agad sa staff namin na we will reinvent the office from a mere ceremonial one into an advocacy-centered one. Pero ng advocacy center, kailangan marami kaming proyekto, di ba? Marami kaming proyekto, saan kami kukuha ng pera? Kukuha kami ng pera sa mga partners na pwedeng tumulong sa amin. But we can only do that if we are trusted. So yung pinakaunang ginawa namin, to prove that we are at ethical office, nag-aspire ka agad kami ng ISO certification. May hirap yung gawin. Kasi we had to undo years of parang ayaw ko na masabihin siyang unprofessional practice, pero hindi siya international standard. So kailangan namin i-reset yung mga kinalawihan ng mga FBI. But that was the first target of the office. Magkaroon tayo ng ISO certification kasi pag magkaroon tayo, parang pinapakita natin sa tao na we are serious in the work that we want to do. So when we were able to achieve an ISO certification during our first year in office, ang sunod na target namin, unqualified COA opinion. Unqualified opinion by the Commission on Audit. Bakit mahalaga yun sa amin? Kasi yun yung pinaka-indication na maayos namin ginagastos yung pera ng papalaan. Mahirap din yung gawin, and in fact, we were not able to get our ISO certificate, no, our COA unqualified opinion until 2018, yung second year of office na namin. Kasi, kailangan namin linisin yung mga inabutan namin. But, nung nakakuha na kami ng COA unqualified opinion, hanggang natapos yung termino ko, taon-taon, nakukuha namin. So, sa akin, madali lang sabihin na may ethical practices. Madali lang yung sabihin. Pero kailangan kasi meron mentoring. Kailangan meron kagrado. Kailangan nakakakuha ka na affirmation galing sa isang bagay na pinakaliwalaan na totoo yung sinasabi mo na nagpa-practice ka. So yung sagot ko siguro sa tanong mo, nilinisin mo yung patuo, pero kailangan mamanifest mo sa paglabas para maka-inspire ka na. Thank you. What can I ask one more question? What are the key strategies you believe are essential for maintaining transparency and accountability in government? Meron kasabihan na it is not enough for a public official to be good. There has to be a system that will force him to be good. So yung pinakauna mo kailangan gawin, siguro mungin to put the system in place na walang choice ikaw, kundi maging matino, kasi kung hindi ka magiging matino, hindi ka papasa sa sistema ang ginawa mo. So that is the first thing that we did when I became vice president, is to make sure that all the systems are in place. At susunod ng lahat. And you know, one of the discoveries was that karamihan sa public government employees gusto maging matino. Kaya lang, importante sa lahat yung leadership. Kasi sumusunod naman.
at mas gugustuhin nila na kung meron mo choice between yung mas patinong na paraan, yun yung susundin nila. So, I did not have any problems implementing all the measures that we put in place because the reality is that the entire bureaucracy, as far as the office of the vice president, was concerned, gusto nila na systems are in place to be more transparent, to make sure that public officials are accountable. Thank you so much. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping clown, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang sigawan ng ating mga kababayan nung nakita nila na pumasok na si Attorney Lenny Robredo. Ayan, maraming salamat po sa napakaganda nyo at pag-warm welcome nyo sa lahat ng mga taga-Ordanita at sa lahat po ng mga nandyan na nag-attend sa nasabing event. Thank you ho sa inyo at sa nag-covered ho ng videong ito na si Sir Benedict o siya Rosana. Paki-follow naman po ng kanyang Facebook page. Yung nakikita nyo po sa screen siya po ang kanyang Facebook page. Maraming salamat. So nakapagbigay na ho tayo dito ng opinion kagabi sa ating live streaming, panoorin nyo na lang, no? Kaya, ito na ho ang masasabi lang natin. Napakaganda po ang nangyayari ngayon sa buhay ni Attorney Lenny Robredo. Sana wish ho natin lahat na tumakbo siya sa pagkasenador. Ayan, yan po ang ating kahilingan at hinihintay na kanyang mga supporters. Alright, so yun lang ho mga ka-action ho, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.